to another episode again, mga ka-vids. So ngayon, we will be installing and testing natin ang isa sa pinakamalupit na brake pads, yung Ilig brake pads. Also, tuturuan ko rin kayo kung paano magkabit sa ating Honda ADV. So tara, let's get started! First, check nyo muna natin ang Ilig brake pads. So these brake pads are made of ceramic, mga ka-vids. Mas matagal ang buhay compare sa stock brake pads natin. Proven na yan. Unahin muna natin sa front, mga ka-vids. As of now, naka-caliper guard tayo. Suluwagan muna natin yung dalawang bolt na nag-hold sa bracket ng caliper. After that, need natin luwagan ang caliper pin. Gumamit lang kayo ng 8mm socket wrench para luwagan. Once na ma-remove nyo na ang pin, pwede nyo na ma-release ang brake pads. Before nyo ikabit, mga ka-vids, need nyo muna linisan ang caliper including the piston and the spring pad. Gumamit lang kayo ng toothbrush or basahan. Huwag nyo lang hugasan ng gasoline para hindi masira ang caliper. Once na nalinis nyo na, mga ka-vids, ready na nyo na ibalik. Unahin nyo munang ibalik ang spring pad. So may dalawang clip sa spring pad na nakaharap sa piston. Shoot nyo lang yung dalawang clip sa butas and make sure yung piston is nakapush or sagad para to give way sa new brake pads. So yan, mga ka-vids, nakabit na natin yung ating spring pad. Yan. So yan yung forma yan, okay? Tandaan, ganyan. Alright, so malinis na malinis na. Pwede na natin ikabit ang Ilig ceramic brake pads, okay? So, before nyo, eto linisan nyo rin tong ano, no? Yung pin ng caliper. Lagyan nyo ng grasa konti para hindi siya kalawangin. So siya nga pala, mga ka-vids, ito yung sa inner. Yan, ito yung sa inner. Ito yung sa outer. Okay? So dito sa inner, lalagyan nyo ng konting grasa. So yan, mga ka-vids, nalagyan din ng konting grasa lang. Manipis na manipis lang. Alright? So ikakabit na natin siya. So sa pagkabit nyo, gawin nyo lang yung reverse. Okay? Reverse kung paano nyo tinanggal. Alright? So basta tandaan nyo lang, ito yung inner, ito yung outer. Alright. Okay, mga ka-vids, so sa paglagay nyo nito, dapat ito siya, forma nito nakaganyan. Ayan, pasok siya dyan, pasok. Ayan, pasok. Pasok nyo. Tapos, ito namang isa, dapat nakaganyan. Okay, nakaganyan. Pasok nyo dito. Yan. Tapos, para mapasok nyo yung pin, push nyo lang siya pababa. Okay? Push pababa, pasok nyo yung pin. Okay, pihitin nyo lang ng kamay. Kaya yan. Install na natin yung ating brake pads. Alright? Yan. So, higpitan nyo lang itong pin and then ibalik na natin sa ating bracket. Okay. So ayan, mga ka-vids, nakabit na natin ang ating front brake pads. Okay? So madali lang, di ba? So diretso tayo sa likod at turuan ko kayo kung paano tanggalin. Let's go. Okay, mga ka-vids, so sa likod kailangan niyo tanggalin tong dalawang bolts, okay? Tsaka meron din kayong tatanggalin dito na isa. Yan. Okay, so hindi nyo matatanggal yung brake pads nyo kung hindi nyo to tanggalin. Okay, so yung size nyan, mga ka-vids, is 17. Okay, yan. Itong pin na to. Unahin muna natin to and then dito tayo sunod. Let's go. So okay, mga ka-vids, din naman natin status ng ating brake pads. Mukhang makapal pa. Wow. Nice one, Honda. Tagal niyang naupod eh. Mas naupod pa yung unahan natin. Okay, so pero papalitan pa rin natin ng ceramic para sure ball tayo maganda yung kanyang performance. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-vids, na kailangan nyo munang tanggalin talaga to. Okay, hindi nyo yan matatanggal. Yan, hindi yung matatanggal kasi naka bracket yan eh, ano?
ano. Once na natanggal nyo to, ito siya, magsiswing na yan siya. Okay? So, ganyan lang mga kabits. Yan. Ganyan nyo lang, pataas, pataas. Pihit nyo na yan. Okay. Yan. Diba? Kita nyo? O, diba? Easy access. So, mga kabids. Diba? Yan. Linisan nyo rin yan. Dumi. Okay, mga kabids. Gaya ng sa harap, linisan nyo rin tong itong spring pad. Okay, linisan nyo rin itong spring pad kasi madumi. Alright. Yan. So, natatanggal yan siya mga kabids. So, ito siya. Lagyan nyo rin ito ng grasa. Yan. Yung peg na yan, lagyan nyo ng grasa. Konting grasa lang. Tapos, yan. Yan. Linisan nyo yan. Tapos, assemble tayo din. Kapit natin itong bagong brake pads. Okay mga kabits, so sa pagkabit nyo nitong spring pad, dapat nakaganyan yan ah. So basically, ganyan yan siya mga kabits. Yan. Okay? Yan. Kita nyo naman, yan. Yan ah. Okay mga kabits, so itong protector na to, kasi kailangan nyo tanggalin to, ilagay natin dito. Alright. So every time na magpapalit kayo ng brake pads dito sa rear, huwag nyong kalimutan to, kasi natatanggal yan. Baka isama nyo na itapon to kasama nito. Wag yan. So ilalagay natin yan siya dito. Okay? So protector yan kasi malaki na yung diameter kasi ng ating piston. So kailangan may ganyan siya. Alright? So ikapit natin dito. Sundin nyo lang yung shape ng brake pads natin. Okay? Linisan nyo muna bago nyo ikapit. Okay mga kabit. So final assembly. So, ganyan yung forma niya dapat mga kabids. Itong nasa piston, nasa right side. So, maalaman nyo man kasi may rubber siya. Ayan. Ayan. Yan yung reference niya. So, lagyan nyo ng konting grasa as usual. Yan. Tsaka dito sa ating peg, lagyan nyo ng konting grasa. Okay? And then, ikakabit na natin. Diretso na yan. So, that's it mga kabids. So, yan. Assemble nyo lang ulit. And then, you're good to go. Okay? So, secure nyo lang na maayos pagkalagay. Then yan. Okay na. You know, ilig. Alright, so that's it. Alright mga kabids, let's go. So iti-testing natin tong ano no, ilig na brake pads. So hindi tayo mag yung technical testing talaga kasi marami nang nagti-test ito online and sa YouTube. So proven na siya and tested talaga na maganda yung kanyang stopping power. Okay, so ang iano ko lang is yung experience ko dito sa ilig brake pads natin, no? So, right from the start, nung pagkabit ko, sobrang crappy talaga niya mga kabids. Madali lang. Maganda yung kanyang bite sa ano natin, no? Yung rotor. Sinfeel mo talaga na makapit talaga siya. Kaya nito, ayan o. Oh, and then brake. See? Grabe, makapit pare. Napakaganda yung kanyang ceramic brake pads. This is a highly recommended. So, kahit na kung ano man yung motor nyo, ma-click, ma-Honda Click, ma-Aerox, ma-NMAX, ma-ADV. So, this is the best choice na piliin nyo for your brake pads. So, kung magpapalit kayo. So, kung kayo ay nakastuck pa, pudpurin nyo muna yan. Okay, pudpurin nyo muna yan. And then, yun, it is better to shift to ceramic brake pad. Ayos. This is a very nice brake pads. Kapit siya mga kabit. So, yun lang mga kabit. So, riding impression natin. Wala akong masabi, kundi makapit. Kapit siya. Tsaka perfect na perfect to siya kung kayo ay naka big disc na oh.
Napakaganda yung stopping power pag kayo'y naka-big disc sa harap. So hope na meron akong na-share sa inyo na kaalaman tungkol sa breakfast na ito at saka paano magkabit sa ating Honda ADV. Alright? So ride muna ako. This is Dan of Beats Tomorrow. Ride safe and see you around, guys. Bye-bye!